So for example, ito yung ating mga appliances sa bahay at ang bawat isa ay gagamitin natin ng sabay-sabay. So meron tayo for example na TV which is merong rating na 70 watts, tapos meron tayong electric pan na 50 watts. Tapos at the same time, meron tayong dalawang pirasong LED bulb na may 10 watts each yung ilaw. So total noon yung ilaw natin ay 20 watts. Tapos meron tayong maliit na refrigerator which is may rating na 100 watts. Tapos, for example, online schooling ngayon, meron tayong laptop na ginagamit, which is 50 watts. Tapos, may cellphone chargers tayo, router, at iba pa ang mga loads na sabi natin 10 watts. Kapag kinumpit natin, magkakaroon tayo ng total load sa bahay na 300 watts kapag sabay-sabay natin itong ginagamit or kapag sabay-sabay silang nakabukas. So, ang total load natin ay 300 watts. Ngayon, kailangan nating mag-setup ng solar power system na kayang supplyan ang 300 watts na load if ever magkaroon ng blackout or bumagyo, mawala ng power supply galing sa ating electric company. So ayan ang ating total load, 300 watts. Easy lang, kayang-kaya yan supplyan ng ating 1 kilowatt na inverter. So, ito yung example ng ating 1 kilowatt na inverter. Ito ay SNADI inverter, pure sine wave with AC charger. Regalo sa akin to ni Sir Jason Chua ng One Point Solar Marketing. Thank you very much. Sa lahat na mga gustong mag-inquire, kung gusto nyo mag-install ng inyong mga solar panel, visit nyo lang yung Facebook page nila Sir Jason Chua, yung One Point Solar Marketing, or kaya naman puntahan nyo yung kanilang store, number 26 Santo Tomas Street, Quezon City. Lagay nyo lang sa inyong Waze at madali nyo itong matutunton. Bandang E. Rodriguez lang to. So lahat ng pangangailangan nyo, equipment para makapag-install ng inyong mga solar power system sa bahay nyo, pwede nyo bilhin kila Sir Jason. So thank you very much ulit Sir Jason at tuloy na tayo sa video. So, ang total load natin sa bahay ay 300 watts. So, yun yung pinagsama-samang TV, electric fan, ilaw, refrigerator, laptop, charger, router, at iba pang appliances. So, lahat-lahat na yan, 300 watts na. Wala tayong aircon. So, if ever mag-blackout, gusto natin magkaroon ng power supply. So, gagamit tayo ng battery. So, halimbawa, ang battery natin ay may rating na 12 volts. At the same time, meron siyang 150 ampere hours. So basically, mumultiply lang natin si 12 times 150 para makuha natin yung energy. So pag minultiply natin yan, makakuha tayo ng 1,800 watts hour. So ang tanong, gaano katagal ba natin magagamit yung battery pag nag-blackout? Kung gusto natin pagganahin yung TV, electric fan, ilaw, ref, laptop, at lahat ng charger at the same time. So, yun ang tanong. Basically, pwede nating i-divide ito 1,800 sa 300 watts at makakakuha tayo ng 6 hour. Makakancel out yung watts at makukuha natin ay 6 hour. Pero mayroon tayong tinatawag na battery depth of discharge. Kahit mga deep cycle battery, hindi pa rin natin pwedeng sagarin yung pagdiskarga ng ating mga baterya. So, for example, ang ating baterya ay pwede na, mayroong depth of discharge na 70%. So, pwede nating i-discarga hanggang 70% ng baterya. So, since 1,800 yung nakuha nating rating ng battery, i-discarga natin siya ng 70%. I-multiply natin yung 1,800 sa 70% at makakakuha tayo ng total na 1,260 watts hour. So, ito yung ating mag-generate na electricity kapag ginamit natin yung baterya. So, i-divide natin yung 1,260 sa 300 para malaman natin kung ilang oras natin magagamit yung ating baterya. So, 1,260 divided by 300, so approximately 4 hours. 4 na oras, kahit mag-blackout ng 4 na oras, pwede natin gamitin yung ating battery. So, gagana yung ating solar power system, blackout yung ating kapitbahay, pero tayo meron. So, 4 na oras natin approximately magagamit yung ating baterya, solar power system. So, halimbawa, umuulan, bumabagyo, tapos nag-blackout, meron tayong 4 na oras para madiskarga yung ating battery. So, since
ang mga load natin ay TV, electric fan, ilaw, refrigerator, laptop, charger. Pwede nating tipidin, pwede nating i-off yung mga ilaw. At syempre, bababa yung load, masahaba yung ating 4 na oras. Tapos, tandaan nyo, yung ating refrigerator na load, sabi natin kanina, 100 watts siya, di ba? Hindi naman all the time umaandar yung compressor. So, hindi all the time 100 watts. So, minsan, 20 watts lang yung konsumo niya. So, hindi parating 24 hours na 100 watts. So, pag umandar yung compressor, doon mataas ko. Kung bukas ka ng bukas ng rep, doon tataas yung ating load. Kasi tataas yung mag-start yung compressor at tataas yung starting current. So, since pag napalamig niya na yung buong refrigerator mo, malamig na, ay titigil na yung ating compressor. Andar lang siya ulit kung kailangan niya ulit palamigin. Depende sa iyong set point. Tapos, yung TV pwede natin patayin, yung electric fan kung malamig naman pwede rin nating patayin. So basically 4 na oras kung sasagarin natin yung ating baterya. Pero sabi ko nga yung refrigerator natin ay hindi naman 4 hours continuous yung andar niyan. Pwedeng umi-stop yung compressor, bababa yung kain ng kuryente niyan or ng electricity. So 4 to 5 hours pwede nating sabihin. More or less, approximately, meron tayong backup power supply. Yun ay kung fully charged ang ating baterya. Ngayon, ang tanong, sabi natin, 4 to 5 hours, meron tayong backup power supply. Kung fully charged ang ating baterya. So, 4 to 5 hours, pwede natin konsumuhin ang ating baterya. Mapapagana natin lahat ng ating appliances sa bahay. 300 watts na total load. So, yun ay kung 100% yung ating charge ng baterya. So, gaano ba katagal mag-charge ng battery? How long it will take to full charge the battery? To fully charge the battery? Siyempre, parang sa cellphone lang yan, meron tinatawag na fast charger, di ba? So, nakadepende yung pag-charge ng ating battery. Nakadepende yan sa amperaheng ipapasok ng ating solar panel. So, siyempre, ito yung ating solar panel. Charge controller, battery, inverter na 1000 watts at may load tayo na 300 watts. So, ang tanong natin kanina, gaano kabilis ma-charge ito? Nakadepende yan sa amperaheng ibabato ng ating solar panel. So, ibig sabihin, kung mas marami tayong mga solar panel, ay mas mabilis makargahan itong ating baterya. So, kung mas marami yan at mas maganda yung tirik ng araw, mas mabilis itong makakargahan. So, kahit madami yan, kung walang araw, umuulan, or gabi, hindi ito makakargahan. So, kung isa lang yung iyong solar panel, syempre, nakadepende yan sa amperaheng ibabato niyan. Kapag mas marami, dyan napapasok yung series at parallel connection. So, hindi ko na dito i-discuss ang series parallel connection. Meron na akong separate video para dyan. I-check nyo na lang kung paano, ano nangyari pag series parallel connection. Basta ang point lang dito is kahit ano pa yung baterya nyo, kahit ano pa yan, nakadepende yung time or how long kung kailan mapu-fully charge ay depende sa binabato ng iyong solar panel. So, yung solar panel mo nakadepende rin sa araw. Ito yung ating solar panel, photovoltaic panel, tapos solar charge controller, baterya na 12 volts, tapos inverter, tapos may load tayo na 300 watts. So basically, ang tanong, ilang solar panel lang kakailanganin natin para at the same time nag-charge tayo, at the same time napoproduce natin itong 300 watts. 2 to 3 solar panels ang kailangan natin na may rating na 300 watts each. Siyempre, hindi naman 100% na 300 watt yung napoproduce niya na electricity dahil nga nakadepende nga sa shading, nakadepende sa araw, sa kulimlim, sa cloudy, sa weather, nakadepende dun sa positioning ng solar panel mo. So, minsan yung 300 watts nakakapag-produce lang siya ng 50 watts, minsan nakakapag-produce siya ng 100. So, maximum nito, more or less, sabihin natin 70%. So, sa 70%, makakapag-produce siya ng around 210 watts. So, 210 watts, kulang pa yan sa isang 300 watts na full load mo. So, doblehin mo yon. So, magkakaroon ka ng 410 watts. Kung maganda yung tirik ng araw, tapos yung tira, yung 300 kinukonsumo mo, tapos may mga losses sa wires, sa inverter,
Yung tira dyan, yun yung nagcha-charge ng ating baterya. So, syempre, gagamitin mo lang naman yung baterya. Kung gusto mo siyang gamitin ng gabi, walang problema. So, mapu-fully charge siya para sigurado ka, gawin mo tatlo. So, ganun yung ating solar power system. Mas maraming solar panel, mas maganda kasi mas mabilis mo mapupuno yung iyong baterya. Ngayon, ang problema, kapag mas marami kang solar panel, syempre, nakadepende yan sa rating ng iyong solar charge controller. So, yung solar charge controller, ang rating niya, sabihin natin 20 amperes or 40 amperes. So, kung yung isang 300 watts na solar panel is 10 amperes, for example, halimbawa, 10 amps. So, kung tatlo yun, 30 amperes, hindi ka pwedeng gumamit ng 20 amperes na solar charge controller. Ang kailangan mong gamitin is 40 amperes. Tapos at the same time, yung 12 volts na baterya, syempre, usually 12 volts yan, maximum voltage lang napapasok yan, sabi natin 14, 15 volts. Eh, yung mga 300 watts na solar panel mo, sinasabi nila to actually 24 volts. Dapat sa 24 volt system mo to gamitin kasi yung open circuit voltage nito ay masyadong mataas para sa 12 volts battery. Although, meron kang solar charge controller na siya yung magko-control, pwedeng masira yung solar charge controller mo. So, didiscuss natin sa next video yung 12 volts versus 24 volts. Kailangan kasi nating i-anticipate yung design natin. Nakadepende yan sa compatibility ng ating mga main components, which is yung ating solar panels, yung ating inverter, yung ating solar charge controller, pati yung ating battery. Usually, yung mga baterya, ang connection talaga niyan ay series. Bihira kang makakita or hindi ka makakita ng battery na nakakonekta in parallel. Kasi pag nakakonekta yung baterya natin in parallel, ay madaling masira yung mga battery. So, usually, most of the time, nakakonekta yung ating baterya in series. So, naka-series yung dalawang 12 volts, magkakaroon tayo ng 24 volts. So, pag siniris natin yung apat na 12 volts na baterya, magkakaroon tayo ng 48 volts system. So, next video, didiscuss natin yung advantage, disadvantages ng 12 volts versus 24 volts. So, i-compare natin yung mga yan. So, thank you very much for watching. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam.